Hi guys, welcome to my channel. Please don't forget to like and subscribe for more updates. Ito na ang inaabangan mong Too Good To Be True Episode 36 Recap. Akala ni Ali ay sumangyakap ang dala ni Eloy, kaya naman nayakap niya si Eloy bilang pasasalamat. Pero dahil naubusan ang sumangyakap, sapin-sapin ang nabili ni Eloy at mabenta rin naman ito. Samantala, sa pag-uusap naman ni Helena at Lolo Sir, pinopropose ni Helena ang retrenchment para sa mga empleyado ng kumpanya. Payo naman ang kanyang kuya na hindi laging pera ang iisipin dahil ang mga tao nila ay naging loyal sa kumpanya nila at dapat lang silang bigyan ng reward at hindi dapat baliwalain. Kaya natanong naman sa kanya ni Helena, kaya ba pinalitan mo si Badong? Na siya ang pinaka-loyal mong staff? Sagot naman sa kanya ni Lolo Sir, hindi ko siya pinalitan. Si Eloy ay temporary driver lang at habang wala pa si Badong. Pero bakit parang pinagkakatiwalaan mo agad si Eloy, kuya? Hindi naman ganon na nagtitiwala ka agad-agad. Tanong naman ni Helena. Sagot naman ni Lolo Sir, pero hindi ibig sabihin nun na papalitan ko na si Badong. Hindi ko basta-basta tatanggalin kahit sinong tao sa atin na matagal nang nagtatrabaho sa atin. Dahil sa pagsasagutan nila ay nawalan ng ganang kumain si Lolo Sir kaya pumasok na ito sa kwarto niya. Nang makapasok na si Lolo Sir sa kwarto niya ay kinausap niya ang picture ni Olivia at sinabi niyang kung andito lang sana si Hana ay walang magiging problema. Gayunpaman, nang isiserve na ni Eloy ang sapin-sapin ay tanong sa kanya ni Helena, ikaw pala ang bagong kapalit ni Badong? Buti naman at nakakuha si kuya ng mas batang driver. Alam mo yan, si Badong tumatanda na at si kuya dapat alagaan. E paano aalagaan ni Badong si kuya kung siya pala ang dapat alagaan? Sagot naman ni Eloy, pero ma'am, wala pong katumbas ang malasakit na binibigay ni Kuya Badong kay sir, kaya yun po ang mas mahalaga. At doon ay nagpaalam na si Helena na uuwi na siya dahil ayaw niyang sabayan ang init ng ulo ng kanyang kuya. Sa kabilang banda naman ay tinawagan ni Jill si Gemma at Chubbs at sinabi ng dalawa kay Jill na sinalo ni Eloy si Ali dahil si Eloy ang humanap ng sumangyakap. At habang kausap ni Jill ang dalawa ay nakikinig naman itong si attorney kaya narinig niya ang pangalang Eloy. Samantala, tinawagan naman ni Cap si Ali at tinanong kung may naalala pa ito sa nangyaring kaso ni Eloy. Dagdag pa ni Cap na nakakita sila ng motibo kay Mang Ben dahil nabangga ni Tara si Mang Ben at hindi nakapagbayad ng maayos dahil nagkadayaan kaya binalikan ni Eloy si Tara. Kaya tanong ni Ali kay Cap, so si Eloy po ang tumulong kay Mang Ben para makalabas ito ng ospital? Sinabi naman ni Cap na si Eloy ang tumulong at yun ang paniwala niya, pero speculations pa lang yun. Dagdag pa ni Cap na kung may maalala si Ali ay malaking tulong yun para makumbinsi nila ang hotel para ituloy ang kaso para makapag-issue na sila ng search warrant. Sinabi naman ni Ali kay Cap, wala po talaga akong naalala. Yun, nakatalikod lang po siya at yung pabango niya. Tanong naman ni Cap kay Ali, eh bakit siguradong sigurado ka na si Eloy yon? Naniniwala ka pa rin na si Eloy ang nagnakaw, di ba? Dahil hindi agad nakasagot si Ali sa tanong ni Cap, dahil pinagmamasdan niya si Eloy at naalala niya ang mga ginawa sa kanya ni Eloy at ito ang kababata niya. At naalala niya ang sinabi ni Eloy na pinalaki siya ng maayos ng kanyang Lola Heart. Kaya ang sagot ni Ali kay Cap, pero hindi ko pa rin po mapatunayan yun, Cap. Pasensya na po. Kung wala po ba tayong ebidensya, posible po bang nagkamali lang tayo? Paano po kung hindi nga si Eloy ang nagnakaw sa hotel? Posible po ba yun? Sagot naman sa kanya ni Cap, ewan ko Ali, pero sa mata ng batas, oo, posible. Samantala, nag-text naman si Eloy kay Tox at masayang-masaya si Tox dahil nangungumusta si Eloy. Dahil may gusto si Tox kay Eloy, kinikilig naman ito habang nagre-reply sa mga text niya. Hindi naman alam ni Tox na pinagmamasdan siya ni Ice at Red. Nakita nila kung gaano kasaya ni Tox at kinikilig ito. Hindi alam ng dalawa na si Eloy ang katext ni Tox.
Gayunpaman, nagpaalam naman si Eloy na lalabas siya dahil may bibilihin lang na gamit para sa auto. Bigla namang nag-text si Lola Heart at pinapapunta siya sa presinto dahil may nangyari sa papa niya. Nang dumating na ito sa kulungan ay sinabi ni Fred na umawat lang naman siya sa sagutan at suntukan pero ayos lang naman siya. Payo naman ni Eloy sa kanyang papa na hindi na dapat siya sumali sa gulo dahil lalo lang siyang mahihirapan at pag-iinitan pa siya sa kulungan. Kaya tinanong naman ni Lola Heart si attorney kung makakaapekto ba ang nangyaring gulo at mapapabilis pa ba ang parol nito. Tanong pa ni Eloy kay attorney kung may humaharang ba sa parol ng tatay niya. Sagot naman ni attorney na wala namang humaharang at maghintay na lang sila. Nang umalis na si Lola Heart at attorney, natanong naman ni Red kay Eloy kung hinaharang ni Agka Willie ang parol ng kanyang papa. Sagot naman ni Eloy na napakulong niya na kaya ang gusto niya ay manatili na lang dito pati ang apila ay pinapakailaman pa. Kaya ang naisip na option ni Eloy ay makuha ang papeles na nasa drawer sa office ni Lolo Sir kaya plano niyang makuha ito. Gayunpaman, nagpunta naman si Cap kila Margie pero naabutan niya na nagtatalo pa rin ang mag-ina dahil ayaw payagan ni Margie na lumabas si Pat kasama ang kanyang mga barkada. Kaya inawat sila ni Cap at pinakalma muna. Sa pag-uusap nila Cap, sinuggest niya na samahan si Pat sa loob ng bar at siya na rin ang maghahatid sa pauwi. Dahil doon ay napapayag na rin ni Margie pero sinabi niyang sasama din siya. Kaya naman itong si Pat ay tuwang-tuwa. Samantala, nagpaalam naman si Eloy kay Lolo Sir na magdi-day off siya bukas dahil dadalawin niya ang kanyang papa. Pero sinabi ni Lolo Sir na gawing isang linggo para makadalaw na rin sa lola niya dahil pamilya ito. Bigla namang lumapit si Ali at niremind niya kay Lolo Sir na may golf sila ni Jimmy bukas. Sagot naman ni Lolo Sir na i-cancel na lang dahil wala siya sa mood at hindi pwede si Eloy sa umaga dahil may lakad ito. Kaya naman nagkatinginan si Ali at Eloy, kaya biglang sinabi ni Eloy, "Sir, pwede ko naman pong gawing hapon ang lakad ko. Kung okay lang po kayo, game ako." Nakita naman ni Lolo Sir ang titigan ni Ali at Eloy. Nagpapasalamat naman si Ali kay Eloy at sinabi niyang ihahanda niya na ang gamit ni Lolo Sir. Kaya inabot ni Lolo Sir ang susi sa kwarto niya at pinagmamasdan naman ito ni Eloy. Dahil andun din ang susi sa drawer ni Lolo Sir. Tinutokso naman ni Lolo Sir si Eloy na isang salita lang daw ni Ali ay tiklop na siya. Ayaw pa nitong umamin kaya sinabi ni Eloy, "Para po sa inyo yon sir, hindi po sa akin." Sa kabilang banda naman ay kinausap ni Attorney Evangelista si Helena at sinabi niyang concern siya kay Lolo Sir at gusto niya ay may pagkakatiwalaan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya tanong ni Helena sa kanya tungkol na naman ba ito kay Ali? Pero sagot ni Attorney tungkol ito kay Eloy at inabot niya ang resume ni Eloy. Tuluyan na nga bang malalaman ang pakay ni Eloy sa bahay ni Lolo Sir? Yan ang mga aabangan natin sa susunod na episode ng Too Good To Be True. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. And no, I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain, we don't need to be lonely. We don't have to be hurting, cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. Waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I
I want you going away. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You want it for us, even though you don't wanna say it. Say it. I've been saying it softly with no words. You whisper with your eyes. I'm waiting for you, just waiting for you to give it enough. Give it enough. I'm begging for you, just waiting for you to show me your love, show me your love, baby. Show me your love. Cause I wanna be certain, we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I've waited till it's too late. For lovers who are undetermined, I just wanna be certain. I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. I don't want you going away. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? Don't you feel the same? Cause I wanna be certain. We don't need to be lonely. We don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry. I don't wanna think every night about how we've been so blind. So say I'm waiting till it's too late. For lovers who are undetermined, I just wanna be certain. I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. I don't want you going away. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? Don't you, yeah. We don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes. Sunday, the morning can put the day on hold. And if we want a Sunday,